Magandang araw mga ka-hunter. So welcome to our YouTube channel. Bago po tayo dumako sa ating topic ngayong araw, nice ko lang po magpasalamat sa mga nag-subscribe and mga magsasubscribe pa lang dahil naka 1,000 subscriber na po tayo mga ka-hunter. Yan, salamat po. So our topic for today is, totoo nga po ba yung mga poison sa mga treasure sites nyo? Totoo po ang poison. Yan po ang tatalakayin natin ngayong araw. Pero bago yan, siguraduhin naka-subscribe and naka-hit yung notification bell para po ma-notify kayo sa mga gagawin kong videos na maaaring makatulong sa mga treasure sites. Isang paalala lamang po, ang impormasyon na maririnig nyo sa aking video ay based lang po sa analysis na aking ginawa. So ugaliin pa rin pong mag-ingat sa lahat ng oras at unahin ang kaligtasan ng inyong mga kasamahan at sa mga sarili pag kayo po ay nasa operation. Totoo nga po ba ang poison sa mga treasure sites nyo? Yes po, totoo po. Pero, saan nga ba talaga nilagay ng mga Hapon ang mga poison na ginamit nila noong nagbabaon sila noong World War II? Bago po yan, meron po akong ibang mga example na pinaniniwalaan ng mga ilang mga ka-treasure hunter po natin na doon daw po nilagay ng mga Hapon ang mga poison. Example po dyan is yung mga iba't ibang kulay ng mga lupa, then iba't ibang kulay din ang mga tubig. Kaya ipapaliwanag ko po sa inyo kung totoo nga ba yung mga ganyang klase ng poison na na-encounter ng mga ka-treasure hunter natin pag sila ay nag-ooperate na. So, ang explanation po dyan sa mga klase ng lupa at tubig na na-encounter nyo, sa buong mundo po, ang layer kasi ng is filtering ng mundo. So, pinipilter niya yung mga dumi, yung mga hanggang sa luminis yung tubig. Kanyari, dito sa first layer, yan po yung mga topsoil. O dyan po yung medyo malambot pa po dyan sa layer na yan. Siyempre, sa ground, dun po namamatay yung mga hayop. So, ganun. Yun po yung first layer. So, sa second layer, doon naman po nai-stack yung mga nabubulok, yung tubig nun, medyo makate, medyo ganun po. Mga nabubulok na at namamatay na mga hayop, mga dahon. Kaya po makate yung mga tubig na na-encounter nyo. Meron po kasi talagang pinag-i-stackan ng layer yung mga ganong klaseng tubig. So, merong iba kulay ng tubig. May nagiging puti, nagiging mabulan. Tapos, may nagiging mapula. Kaya po yung iba, pag nadampian sila ng mga tubig na yon, is nagkakaroon sila ng mga rashes. Minsan, pag mas worse pa doon, pag kinamot nila, pwede pang mauwi sa infection. So, sa layer na yon, doon po lahat naiipon yung mga ganong klaseng lupa, tubig. Ang pinaka the best ano po niyan is magtanong po kayo sa mga nagagawa ng deep well at magpupuso. So doon sa mga magpupuso, sila po talaga kasi yung mga nakaka-encounter ng mga ganitong klaseng lupa, tubig. O kunyari dito, yan, nagbutas sila sa isang tubo nila. O yan, dito hindi pa po natin pwedeng niyang inumin kasi dyan po ay masangsang pa yung amoy. Tapos makati pa yan. At hindi pa talaga siya pwedeng inumin. So bubutas pa tayo ng isang bedrock para tingnan natin kung kaya na malinis na o hindi na makate, hindi na masangsang yung amoy. At mapagdesisyonan kung okay na yung baon ng tubo na yon. So kung bumutas ka na at medyo masangsang pa rin ang amoy, syempre magdadagdag ka pa rin ng tubo para mas gumanda at luminaw yung tubig mo. Pero habang nalalim ka, nalinis po yung tubig. Minsan naman nakaka-encounter kayo ng pulang lupa. Kasi di naman po masama na magkaroon po yon ng ganong klaseng lupa doon sa spot na yon. O dito, wala. Dito, meron. Di naman po masama yon. Sa buong Pilipinas, di naman po pwedeng lagyan lahat ng Hapon ng poison yung area na yon, yung buong Pilipinas, sa 3 taon. So para sa akin po, ang poison po dyan, yung mga iba't ibang klase ng lupa na na-encounter nyo at makakate, masangsang na amoy, is natural po. Pero yun po, isa analysis ko lang po yun. Kasi 3 years lang naman ang Hapon eh, but lahat ng mga ka-treasure hunter natin na-encounter yung mga ganong klase ng lupa, masangsang ang amoy at sobrang kate na tubig. Pag nagbaon kasi ang Hapon, para po maliwanagan din kayo, pag nagbaon ng Hapon, kung ano po yung hinukay nila, yun din po yung ibabalik nila. So, hindi na po kailangan
maglagay ng pulang lupa dito, tapos susunod, asul, susunod, pink, susunod, pula. O, saan ka kukuha nun, yung mga gano'n? O, sa, kunyari, sa 5 kilometro, may pulang lupa. O, dito naman sa kabilang kilometro na to is merong asul na lupa. O, kaya, kunin nyo yan. Eh, ginegera na ang mga Hapon. Paano pa gagawin yun? Ang ano po doon, ang pinaka-logic po doon, kung ano yung hinukay ng mga Hapon, yun din po yung ibabalik nila. Naka-encounter kayo, na naka-scan kayo, na maganda yung detection, dapat yung topsoil lang yung matigas. Yun ang pinakamagandang basihan doon. Hindi yung kung anong klaseng lupa, umakate, masangsang ang amoy. So, kung topsoil ay matigas, tapos yung susunod doon, malambot na lahat yun. Tapos, pala na lang kayo ng pala doon hanggang sa ma-reach nyo yung pinakamatigas. Kung wala pa doon yung item, pwedeng nasa gilid. O pwede nyo i-confirm yun ng mga metal detector. Pero po, ugaliin pa rin po mag-ingat. Kung nakaka-encounter kayo ng mga ganong klaseng lupa, tubig, siyempre po, mamakati yun, maaaring maka-infection sa mga balat nyo, lalo na may mga sakit kayo, may mga hika. Siyempre, pag naamoy nyo yung masangsang na amoy, maaari kayong magkasakit sa baga. So yan po, isang treasure hunting tips para po makatulong sa mga treasure sites nyo. Paano nga ba talaga naglagay ng poison ang mga Hapon? Ayan, yan po yung pinakamagandang alamin. So, ang pinakaano po kasi, kung saan talaga naglalagay ang Hapon ng poison, ay sa mismong gold. So, pinapahid po nila sa gold yung lason. So, kung ang pinakaano naman po doon, pag pinahid kasi nila sa yung lason sa gold lang, pwedeng ma-wash out yun ng tubig. Mawala yung epektibo ng lason. Kaya ang ginagawa nila, kumukuha sila ng asfalto, asphalt. Then, doon nila imimix yung lason. Para yung lason, ang maging base ng lason is yung palto. Pag napag-mix na nila yon, so yan, sa kanila ipapahid yon. So, ang asfalto is parang grasa yan. Bago mo matanggal sa katawan mo yan, talagang kaabot ng ilang araw. So, yon. Ganun po yung maglagay ang lason ng mga Hapon. Pinapahid nila. Pag naka-positive sites po kayo, ang pinakamaganda po, maglagay kayo ng rubber gloves sa kamay. Then, wag nyo hawakan talaga ng bare hands nyo yung gold. Pagka ganun nyo, ibabad nyo sa diesel. So, yung diesel naman, ang pinaka ano po doon para matanggal yung grasa. So yun po talaga kasi pantanggal ng grasa diyan, yung mga gasolina, mga diesel. So pag nababad niyo na yon, natanggal na yung grasa, kung gusto niyo pakintaben yung gold niyo, lagay niyo sa muriatic or bleach, saka niyo ugasan ng tubig din. Kahit hawakan niyo, mag-gloves pa rin kayo kahit na ugasan niyo na. Wag kayong pakisiguro doon na kayo. Ganun po maglagay ng laso ng mga Hapon. Kaya yung ibang mga nakaka-hits, pag nakukuha nila yung gold sa loob, maitim po yung kulay ng gold kasi doon pinapahid yung lason na hinahaluan ng alkitran. Kaya pag yun nga, pag nakakahit sila, maitim yung gold. Kung gusto nyo pang may malaman about sa mga treasure hunting tips, mag-subscribe lang pa kayo sa aking channel and hit the notification bell para wala po kayong ma-miss sa gagawin kong mga videos. Kung order naman po kayo, tawag naman po kayo sa mga number na ito. Yan. Then, kung di ko po masagot ang mga tawag nyo, mag-text lamang po kayo. Then, add nyo na rin po yung Facebook page na ilalagay ko po sa screen. Maraming salamat po sa malansawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Sisiguraduhin ko po sa inyo na marami pa kayong matutunan about sa mga treasure hunting tip na gagawin ko sa mga video ko.